So let's pray. Heavenly Father, we come to you in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, our Savior, our Master, and Healer. We are confident, dear Lord God, that as we come before you, you will minister to us, O God, through the Spirit of the Lord. And tonight we know that you have things kept for us and that you will give to us to strengthen us, O God, to inspire us or encourage us, O God, and heal our wounds that we may have. Heavenly Father, we ask that you forgive us of our shortcomings. And we thank you, we praise you, Almighty God, and give you glory, even in our Bible study tonight. Lord God, we ask that you extend your hands, O God, your arms upon those that are sick today. Lord God, we specially lift up to you our pastor, Pastor Jeff, O God. Wherever he is now, walk along the aisles of his bed, touch his body, touch his head from, Lord God, all throughout his body, from the crown of your head through and through to the soles of her feet. Quicken him, O Lord, quicken his body and make him whole even at this very moment. You said, Lord, that our faith offered in our faith, our prayers offered in faith are powerful. So all of us combine our faith together and we pray collectively, Lord, dear God, that you lift him up, heal him. We pray in the mighty name of Jesus Christ, according to your perfect will. We speak healing for him. And we thank you for strengthening him and reviving him and giving him good health, Lord, with all the wisdom that you've given him in his leadership in the church. Bless him even tonight, Lord, with his family. Thank you, God, for your presence in their home, for the blood that covers them, and for everything that you do to protect them from all schemes of the enemy. And so it is with it that you do for each of our families, O God, that worship you and love you and praise you and give you glory. Bless our Bible study tonight, we pray, in the mighty name of Jesus Christ. Give us a new experience, O God, with you as we study Genesis chapter 16. In the name of Jesus Christ, we commit this hour of study to you. Amen and amen. Amen. All right. Maraming maraming salamat po. Okay. Ayan. Naka-mute po muna tayong lahat. So, okay. Mga classmates, sino po ang nakakaalala ng pinag-aralan natin from chapter 15. Ayan, magre-recap lang po tayo para po dun sa mga wala last week. So, sino po nakakaalala? God's covenant with Abraham. Ayan. You are a good teacher, Pastor Tin, ha? Because a good lesson session always has a review. That's a characteristic of a good session. Ano po ba yun? Ay, good session. Yeah. Praise the Lord. Review. Oo. Okay, ayun. O, sino po ang gusto? Sino ba ang last week? Sino po ba ang last week na nag-discuss ng 15? Who's you? Ha? Ako po? Yes. Ako po ba? Hindi ba 14 ako? Si Rabe. Ay, oh, si Rabe ba yun? Ay, Rabe. Pastor Rabe. Ah, absent pala ako noon. Pastor Rabe po. Absent si Pastor. Absent pala ako. Absent ako last week. Sorry po. I'm interested to hear about chapter 15. Chapter 15, oo. Yes. A little bit of summary. I see Pastor Rave pala. Ayan, naka-mic na siya. Okay, Pastor Rave.
Di po ata gumagana ang mic ni Pastor Rabe. Okay, sino po? Sino po ang may naalala ng covenant ni God kay Abraham? To have a son? Itong covenant ni ng Panginoon kay Abraham. Okay. Yan ba? Kundelikad. Sige lang po, tuloy lang. Yung sinabi ng Panginoon kay pinramis po niya kay Abraham ipoprosper siya, ano? Binigay yung lupa siya. Yung ibibigyan siya, bless po siya. Oo, bless yung kalupa, ano ba 'yun? Pagkakalob sa kanya. Kanaan. Yung kanaan ba 'yun? At saka po anak. Magkakaroon siya ng anak. Oo. Kasi parang sabi ng hinanakit ba? Kumbaga parang tampo si Abraham kay God. Kasi sabi niya, wala ka pang binibigay sa akin heir, 'di ba? Sabi niya. Kasi kung wala siyang tagapagmana, ibibigay niya ang lahat-lahat dun sa katiwala niya. Diba? Naalala niyo yun? Uh-huh. Tapos, ang sabi ni God, hindi sa kanya. Parang ganun. Ayun. Ano pa? Sige. Yan, bibigyan kasi siya ng heir na iba, hindi yung katiwala niya. Ay, ano pa? May pinagawa si God sa kanya. Yung nag-collect ng ano ba 'yun? Yung lamb, yung goat, ram, and heifer and tsaka yung bird. Pigeon. Oo. Each 3 years old. I can hear. Okay. Pinakuha siya ng 3 year old na animals. Okay. And then may sinabi rin si parang kumbaga parang offering niya. Yung offer niya ng Lord. Ayan. Tapos may sinabi din si God sa kanya na know for certain that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs and will be servants there and they will be afflicted for 400 years. Ano po sa palag, ano po yung diniscuss niyo last week about this one? They will be sojourners and then they will be slaves for 400 years. Ano po ang naaalala niyo kapag naririnig niyo tong na to? Itong verse na to. Yung naging slaves sila, yung time, magiging time na nila Moses yan, nila Joseph. Yes, sa Egypt. Sa Egypt. Yes. Slaves sila for 400 years. Yes. Ibiruin nyo 400 years. Teka, ilang years ba tayo sinakop ng Spain? 300. Mas matagal pa pala sila. So, kumbaga naging slave sila for 400 years. Yeah. So, dito pa lang, kumbaga parang binanggit na ng Diyos na magiging ganun sila. So, yun ang magiging way. Yes. Okay. So, ayan. Ano pa? May naalala po ba kayo? Yung pong covenant na pang-land ng Panginoon kaya to validate the covenant, yung in-offer po ni Abraham, yung red heifer o yung animal na i-cut it into two. Mm-hmm. And the Lord passed through it. Gusto niya sabihin po nun, in-accept niya yung at tumatayo ang Panginoon na ito'y kanyang gagawin, tutuparin. Yeah. I-ratify that covenant. Amen. Amen. All right. Okay, so yun po ang mga naalala niyo from last week. So, bakit sa tingin niyo
pinakat ng Diyos na paganon yung mga animals at hindi paganon. Pahaba. Oh, yung ano man tawag yung vertical ba yung vertical? Hindi horizontal. Parang yeah. Naisip niyo po ba yun? Ako din naisip ko eh. Para madaling maluto. Parang looking, ganun ba yun? Yeah, to consume. Parang ano? Parang ganun po pag nagluto madali. Actually, yung para maluto sa loob. Yung pong nakikita natin doon at siya yung mga commentary na nagsasabi na it is like offering the offering of our Lord Jesus Christ in behalf of ano yung man and at sa ating Panginoon. Siya po yung nasa gitna, parang siya yung dumaan. So yung dumaan, yeah. So it is Jesus himself. Parang yung gano'n ang ano doon. Yung commentary. Parang naisip ko yung red seat yung bumukas. Anyway. Online, narinig na ba ako? Wala. Narinig ka na. Sorry. Si-share ko yung meaning nung ano, nung Hubs. Actually, nasa biblical din yun. Reference sa Jeremiah 34:18-19. Divided them in half, the sign of an ancient covenant often involved the cutting in half of animals so that the pledging parties could walk between them, affirming that the same should happen to them if they broke the covenant. So parang hinati sa kalahati, so parang pareha sila ng ano, mangyayari sa kanila. Mm. Kaya hinati yung ano. Oh, parang equal yung pagka. Equal sila, oh, may covenant. Yes, kasi di ba, syempre yung lungs, di ba, dalawa, ganyan, tapos yung legs, dalawa, parang gano'n, at least equal, parang gano'n. So, hindi yung pag-anon kasi ulo, yung upper part, lower part, ganyan. So, para mas equal ang ano, ang dating pag-anon ng Guiwa. Sa gitna. Yes. Oh, ayan. O, bago tayo bago natin ibigay kay Pastor Bong yung chapter 16, meron po akong tanong sa inyo. Ayan na. Ang mahiwagang tanong, nakaranas na po ba kayo ng ano? Yung meron kayong ginawang move na napilitan lang kayo and then pinagsisihan nyo at the end. Kahit ano, sa buhay or sa trabaho or may pinagawa sa inyo yung, you know, yung anak nyo or magulang nyo, parang gano'n. Na wala kayong magawa dahil hindi kayo makahindi. Parang gano'n. Tapos pinagsisihan nyo after nyong ginawa. Gawa na iba. Meron, siyempre. Kaya lang nakarecord. Kung kaya nyo lang naman i-share. Kung kaya nyo lang naman. Pero kung hindi, okay lang. Okay lang din. Sa work po ba yun? Or sa family po ba yun? Ganon. Kahit hindi naman po in details. Huwag po kayong magkalala. Sure, mayroon. Pero hindi malaala. Sabagay. Marami talaga mayroon. Oo. Marami tayong mga pinagsisisihan sa buhay. Totoo yun. Totoo yun. Kung minsan sobrang dami, hindi na natin maisip. Maalala. Hindi na maalala. Or ayaw na nating alalahanin yung mga masasakit na ano. Yung mga past natin. Oh, ayan. Ako marami rin po. Marami rin po akong ano. Mga pinagsisisi. Hard to remember, to recall. Yes. Yun ang maganda sa Diyos, di ba? Hindi na niya pinaparecall sa atin yung mga masasakit na mga ganyan. Alaala. But I'm sure halos lahat po tayo dumaan sa ganun. Kasi yung chapter 16 po, parang diyan nagre-revolve yung ano, yung sitwasyon. And malalaman po natin yan kapag kadiniscuss na po sa atin ni Pastor Bong. Ayan. Basta alalahanin nyo lang po yung question na yun. Kasi yun po ang tatanong natin mamaya. Okay, Pastor Bong. Okay, maraming salamat. Yes. Okay, so atin ang pagbulay-bulayan ang
Genesis chapter 16. So, hatiin natin tong pagbasa, no? In verse 1 and 2, halos magkaroon kasi ito, no? Para tuloy-tuloy. Pwede bang si Brother James dito? Brother James? Bishop James. Talaga inunan niyo ako kasi walang kakintok. Ah, sige. Kasi na. Okay. Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian slave named Hagar. So she said to Abram, "The Lord has kept me from having children. Go sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her." Abram agreed to what Sarai said. Okay. Salamat. Pastor Ray, pwede pakibasa in verse 3. Verse 3. So after Abram had been living in Canaan 10 years, Sarai's wife took her Egyptian slave, Hagar, and gave her to her husband to be his wife. Verse 4. Sister Len. Sister Len, then, verse 4. I think wala connecting pa. Pala connecting pa rin po siya sa ano sa audio, Pastor Bo. Ah, ganun. Okay, ko na lang Sister Ami, Sister Ami, yes. Verse 4. He slept with Hagar and she conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Okay, salamat. Verse 5 naman kay Sister Pepot. Ay, naka-mute ka, sister. Then Sarai said to Abram, "You are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arm, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me." Tita Pei, could you read the sixth verse 6, please? Tita Pei. Okay. "Your slave is in your hands," Abram said. "Do with her whatever you think best." Then Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. And Sister Marianne, verse 7 and 8, kung pwede. Sister Marianne. Oh. Yes, Mary. Hi, Tita Mary Ann, mahina po ata ang volume nyo. Ay, naghang po yata si Tita Mary Ann. Ano nga, mukhang naghang. So, okay. Ikaw na lang si Pastor Norbert na lang. Hinaya ka ang reception dito. Oo nga po. Mahina po? Mahina po. Mahina yata ang ano po, ang aking telephone. Ayan, pero so, narinig na po namin kayo. Nawawala po ako. Kayo na lang po. Oo, oh, okay. Wala. Meron na, may audio na po kayo. Mary Ann. Re-release. Pass muna ako sa reading. O, sige po. O, si Pastor Bert daw po. Pastor si Bert. Pastor Norbert. Nawawala po ako. Mahina yung reception ko. Okay po. Pastor Norbert. Okay. Salamat po. Sa verse 7. 7 and 8. Okay. "The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert,
It was the spring that is beside the road to Shur. In verse 8, and he said, Hagar, slave of Sarai, where have you come from? And where are you going? I'm running away from my mistress Sarai, she answered. Okay. Sister Gerly, verses 9 and 10. Then the angel of the Lord told her, go back to your mistress and submit to her. The angel added, I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count. Then, Sister Len, then 11 and 12. Sister Len, then. Wala ata. Sister Len, then. The angel of the Lord has a mukhang naghahang atas. Oo nga po, mukhang mahina din po ang signal. Oo, balik na lang tayo kay Kwan. Arito po si Tita May at saka si ano, si Lourdes, yung kay sige. Adam. Oo. So oo, Tita May po, Tita May. Uh-huh. Ayan. Verses ayan. Ayun, okay. Ay, nawawala din atas Tita May ah. Wait lang. Nawawala. Ayun. Okay, naririnig na po namin kayo. Walang sound. Ay, hindi niyo po kami marinig? Ah, naku, yung volume niya. Okay. Verse 11 and 12 po. Pero naririnig natin siya. Naririnig natin siya, oo. Mm-hmm. Okay, so ako na lang po. 11 and 12. The angel of the Lord also said to her, you are now pregnant and you will give birth to a son. You shall name him Ishmael, for the Lord has heard of your misery. He will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone, and everyone's hand against him. And he will live in hostility toward all his brothers. Brother James Ule, kung pwedeng 13 and 14. 13 and 14, okay. She gave this name to the Lord who spoke to her. You are the God who sees me, for she said, I have now seen the one who sees me. That is why the well was called Beer Lahai Roy. Is it still there between Kadesh and Beren? Lastly, 15 and 16, si Brother Ray Bule, kung pwede pakibasa. Bore. 15 and 16. Oh. So Hagar bore Abram a son, and Abram gave the name Ishmael to the son she had born. Abram was 86 years old when Hagar bore him Ishmael. Okay, maraming salamat sa inyo. So, balik tayo sa verse 1, ano? Right. Okay, the first one. Nung pinaramis ni Lord kay Abraham na kakaroon siya ng offspring, ilang years ito na ang waiting nila? Di ba umabot ng 10 years? Mm-hmm. Wala pang nangyayari, ano? Walang nangyari. So si Sarai nagpuan na, nag-decide na. So, siya na yung, parang pinangunahan niya yung Diyos kung ano yung dapat gawin. So, ano yung, sabagay na interpretation, ano? Anong masasabi niyo sa action ni Sarai? This is the verse 1. 1 and 2 pala. Sinong pwedeng mag
comment dito. So, verses 1 and 2. Desperado na si Sarai. Kasi sabi niya, nag-promise ang Diyos ng anak pero hindi naman ako nabubuntis. So, kaya binigay na niya yung slave niya. Mm-hmm. So, parang he took this matter into her hand, ano? Parang, as she took para yung initiative, parang pinangunahan niya yung Diyos. Parang gano'n ang nangyari dito sa verse 2. And ano naman masasabi niyo sa naging posisyon ni Abraham? What's your question? Sorry. What's the question? The question is ano masasabi niyo sa naging reaction position ni Abraham sa decision ni Sarai dito sa verse 2? Paling ginawa niyang decision, ano masasabi namin, tama ba yan? Ano masasabi niyo? So sinabi ni Sarai, sleep with my maid servant, perhaps I can feel the family through her. Abraham agreed to what Sarai said. So, anong masasabi niyo sa naging posisyon ni Abraham? Siguro po, balikan muna po natin yung kay Sarai. Uh-huh. Kasi maganda po yun eh. Kung bakit sabi nga ni si Sir Gerly na nabanggit nyo rin na after 10 years, naging desperado po si Sarai to have this child, no? Na pinangako ng Panginoon, pero after 10 years, wala pa. Sa background po dito, makikita natin sa ancient, sa Orient, no? Sa Middle East, ang babae po, sinasabi sa tradition nila or kultura, kapag walang anak eh, parang you are a disgrace or parang curse ka. Kaya parang outcast ka, ganun, or wala kang kwenta. So that's why I believe si Sarai, no, bago po yung pangalawang question ni Pastor Bong, kung titingnan po natin dito, parang nagmadali. Yes. Pero po sa kultura nila, ito po yung makikita natin na siya ay parang she's disgrace or parang curse sa kanya yon, no? Mm. Not to prolong yung mga lahi, ganun. Kaya ganito po yung nakikita nating scenario dito. Okay, so yung pong tanong yung pangalawa nga niyan. Yung decision ni Abraham. Oh, yung decision ni Abraham na nag-agree siya. Nag-agree siya. So in addition, Pastor Bong, yung si Sarai, ang isang problema niya was time, ano? She could not wait for the time when God would grant them what he had promised. She took the matter into her hands and made a wrong decision, right? Yeah, eventually, yeah. Actually, it was a wrong decision. At saka yung kultura nila during that time, yung anak ng servant, dahil sa parang pag-aari na lang ng master. So, parang ayun yung naging mindset ni Sarai. Kung sino man ang maging anak ni Hagar, parang pag-aari na ni... Yeah, magiging sa kanya pa rin. Sa kanya, oo. Pero ang question ngayon, balikan natin si Abraham. Going back, nung nagpunta sila ng Egypt, si Abraham, di ba, nagsinungaling siya, pinakilala niya yung misis niya na si Sarai, na kapatid niya, which is,
50% truth, half truth, half truth, pero half truth is not truth, truth at all, di ba? Dahil kapatid niya sa ibang nanay. Pero ayun, para mas save niya yung sarili niya ni Abraham, pinakilala niyang kapatid niya, Sarah, yung misis niya. So, ang disposition ni Abraham dito, sinabi niya na parang umoo siya sa instruction nga ba ni Sarai. So ang tanong natin ngayon is, tama ba yung ginawa ni Abraham at bakit? Sino pwedeng sumagot? Tama po at hindi. Ayan. Dalawa siya. sa ano po, sa background po ng kultura nila, the wife or si Sarai, since they acquire Hagar as their servant, no? Maid servant. Si Sarai po ay meron siyang karapatan na sa kultura nila na pwede niyang ibigay o pwede niyang sabihin sa kanyang asawa na yung pwede niyang maging asawa yung kanilang servant, no? Yun po yung sa kultura nila. Yun ay tama. Pero sa ating Panginoon, yun po ay hindi po tama kung titingnan natin. Kasi sa chapter 15, kung titingnan natin, yung pinangako ng Panginoon ay kanyang tutuparin. Kaya yung sa covenant ay yung hinati nga yung animal o yung hyper o yung inoffer doon para bigyan siya ng assurance na tatayo ang Panginoon sa kanyang pinangako na siya ay kanyang pagpapalain at bibigyan ng anak. So makikita po natin dito si Abraham din ay parang nakalimutan niya yon, no? So ang pinakinggan niya ay si Sarai. So yun po ang nakikita ko dito. Instead of listening or having the counsel or waiting for what God had promised, they try to parang gusto na lang tulungan ng ating Panginoon, no? Parang tinutulungan nila ang Panginoon para magkaroon sila ng anak. Pero ito po ay maling akbang kung makikita natin. They did not step in faith. Mm-hmm. They lacked faith, yeah. So pinangunahan nila ang Diyos. Ang Diyos sa action na ginawa nila. So any other comments sa mga natin? Ako po, magta-try po ako. Okay, so, I mean, since pinag-uusapan din naman natin yung half and half, ano, yung equal, ano, so, nung binasa ko po siya, tinignan ko po sa perspective ni Abraham, tsaka perspective ni Sarai. Okay, sa perspective po ni Sarai, kasi, naalala niyo po ba nung mga beginning chapters ng Genesis, na yung mga tao, they live 900 plus years old, 600 plus years old, parang ganun. Tapos bumababa yung ano, yung living ano nila, 'di ba? Nagiging 200 years old na lang, 130 something years old na lang, parang ganun. Etong panahon na 'to, yung kinasaray, I think she's close to 100 na eh. Kaya parang siguro naiisip nga niya, yung parang kung sinabi nga ni Pastor Bert kanina, since babae siya, kumbaga parang sa ating mga babae po kasi may time, may body clock tayo, 'di ba, na kailangan manganak tayo ng ganitong edad, parang ganun. Yes. At saka yun nga po, kapag sa kultura nila, pag walang anak, ibig sabihin cursed, parang ganun. So, kumbaga parang sa perspective po ng babae, she was worried. Kumbaga. Kaya kung ano na yung mga pinag-iisip niya, mga paraan, parang ganun. So, syempre, para sa akin, nagmamadali siya. Oo, I mean like, hindi natin siya masisisi na worried siya,
kumbaga parang ang ano natin is, ang pagkakamali niya lang is hindi siya naniwala dun sa promise ni God sa kanila na magkakaroon sila ng anak. Yun yung pagkakamali ni Saray. Pero yung about her being worried and stuff, I think natural lang po yun para sa isang babae. Tapos naman po sa perspective naman ni Abraham, sinunod niya yung wife niya, si Saray. Mm-hmm. Siguro nga kasi mahal niya. Mahal niya si Saray. Parang ganun. So sinunod niya yung ano, you know, sinakyan niya yung worry ni ano ni Saray. Ang nakikita ko lang po na medyo sablay is hindi muna sila nag-pray kay Lord. Kumbaga hindi muna nila idinulog sa Diyos. Etong ano, etong plano nila na ano. So parang ganoon. So yun lang po. Okay. Salamat na marami. Isa pang kwan dito ano, may nabasa kong commentary kung bakit kaganoon. Ang kwan ni Saray, ang kwan nila, pinangako kay Abraham na magkakanak siya. So, ang kwan nila ron, ang kwan ni Saray, hindi through her, kundi ang ni Saray sa iba. So, naisipan niya na through my servant, matutupad yung pangako. So, ayun nga ang ginawa nila. Ayun na nga nag binigyan niya na si Hagar para magkaroon sila ng anak. So, punta tayo sa I'm sorry. Question. Okay, sis. Sino ba, ano ba nauna na yung utos ni Saray na anakan ni Adam, ano? Anakan ni Abraham si Hagar o yung sinabi ng Diyos, yung pangako ng Diyos? Sino nauna? Nauna yung pangako ng Diyos. Pero imagine, nag-lapse yung 10 years, ano? At matanda na silang pareha. Kaya... Nauna yung pangako ni Lord na magkakaanak siya. Mm-hmm. Tapos nag-decide si Saray na anakan ni Abraham si Hagar. Opo. Mm-hmm. Aso nauna yung ano, pangako. Okay. Pangako, oo. Pangako, pag. Nainip lang. Yeah, ako meron din ako yan, no? Yan, eh. Meron din ako perspective dyan eh. Mm-hmm. Ang perspective ko dyan, I think, hindi na i-explain ni Abraham kay Sarah yung ano talaga na pag-usapan nilang dalawa ng Panginoon. Kaya bakit niya sinasabi dito na perhaps I can build a family through her. So in a way na hindi, minsan kasi 'di ba sa buhay natin eh, minsan akala natin na isa na i-share natin yung tamang ano, pero iba pala yung hindi natin naisabi yung na ano yung kumpletong ano talaga nangyayari. Totoo po yun, nangyayari po yun lalo na sa mag-asawa. Yeah, parang ganun ang nangyayari dito na siguro sinasabi lang niya kay Saray na nag-usap kami ng Panginoon na dadami daw tayo magkakaroon ng anak. Eh baka ang interpretasyon naman ni Saray iba. So I think kaya nagkakaroon itong problema na ito. Alam niyo totoo 'yun kasi naisip ko yung ano eh, yung nangyari naman po kay Adam and Eve. Kasi ang sinabi ng Diyos na huwag kainin yung fruit is kay Adam. Isa pong perspective doon, baka po hindi na-explain yes. Ba ni Adam kay Eve. Yes, so para siguro ganito rin, pwede rin. Mm-hmm. Di ba? Hindi na i-relay ng tama, ano? Oh. Kaya kailangan talaga good communication. Yes, yeah. Sa mag-asawa. Kasi, okay. Lesson 1. Lesson 1. Communication. Correct. Pero okay, hindi po ba, ngayon na sinabi ni Saray, anak mo na lang si Hagar. Pero that time should be the time na i-explain ng maigi na sana ni Abraham kay Saray. Saan tumanggi siya, di ba? Meron akong perspective din dyan eh. Oh, sige po. I think itong si Hagar, mas bata kay Sarah, tsaka mas maganda. Kasi sa dami ng katulong nila, ito ang pinili. Eh, di ba lalaki to si Abraham? Alam mo na,
Iniisip din niya siguro, baka po pwede nga to. So nagkakaroon siya ng sariling lusot sa sarili niya. Parang ina-justify niya yung sarili niya na baka pwede nga siguro tong sinabi ni Saray na baka sa kanya nga manggagaling yung ano. But in his heart probably, alam niya na mali yung ginawa niya. Yeah. Bale, pwede natin itanong yan pag nasa langit na tayo. Aha, Abraham kaagad. No, si Abraham kaagad tanungin niyo. Yes, diretsuhin natin si Abraham. Wrong interpretation, ano? Wrong interpretation. Ano yung lesson number one? Communication. Ayan. Magkasawa. Pangalawa, lack of consultation, prayer. Totoo. Totoo. Mm. Sa Diyos. Well, nag-decide na sila. Yeah. Pangatlo. Okay. Mukhang sunod-sunuran si Abraham. Mahina ang faith nila. Or baka bumabawi siya kasi binenta niya si Saray eh. Remember? Pwede. Pinamigay niya si Saray. Baka bumabawi lang siya. Diba? Oh. Okay. Kasi nga, sa culture nga nila, common yung ganong practice na they can sleep with the maid servant kasi binigay naman ng permission ng asawa. So, di ba? Common practice naman nila yun. Yeah, kasi tingnan niyo doon sa sa verse 3. Sa last part. Sarai, his wife, took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. Hindi mistress eh. Talagang asawa. Kaya nga. Kasi nga, common practice nila yan na gano'n. Diba yung si pagdating kay Isaac, kay Jacob, diba yung asawa niya si Rachel at si Rebecca. No, si Rachel at saka si Leah. Tapos hindi nagkaanak si Leah, binigay niya yung maid niya. So nagkaanak yung maid. Tapos ganun din ginawa ni Rachel, binigay din yung maid niya. So nagkaanak hanggang sa nagkaroon ng sariling anak si Leah. Tapos hanggang sa dumami na yung mga anak nila, si Rachel wala pa rin. And then in the end, nagkaroon ng anak si Rachel ng dalawa. Pero yung maid niya, meron din siyang mga anak. Di ba kaya naging 12? Pero ang totoong anak lang ni Leah at ni Rachel, ilan lang. Hindi lahat yung 12 sa kanila. Yeah. Sa ibang sa mga maid. Yeah. So parang ganun din. Yeah. Kasi kailangan nila magparami ng lahi. Kabit nila. Karagdagan lang po yung sa sinabi ni Sister Girly dun sa kostumbre nila na yun po, sabi nga dito, if the wife is childless, he was allowed to take a concubine, but he was not to place her upon equal footing with his first wife. Muslim ganyan eh. Saan po yan, Pastor Bert? Saan nakaano? Sa kostumbre po nila, yung nabanggit din ni Sister Girly. Pero yung pangalawang asawa ay hindi pwedeng kunin yung pagtrato ng unang asawa. Yeah. Iba yung pagtrato. Mm-hmm. They have different status. They are not in equal footing na sinasabi niya. He's equal footing. Pataas pa rin yung una. The first is the queen. Mas the second is not. Well, that makes sense. Mamaya, kung bakit maging ganun mga pangyayari. Sa mga susunod na susunod na verses, I think. That would make sense, Pastor Bert. Okay po. Pastor Bert. Okay, talo na tayo sa verse 3, Opo. Ito na yun. 10 years na in waiting. Wala silang anak. So, ito na yung naging resulta. So basahin natin ulit verse 3. So after Abraham had been living in Canaan 10 years, Sarai, his wife, took her Egyptian maid servant, Hagar, and gave her to her husband, his wife. Ayun na yung naging resulta nung yung kasunod sa verse 2, na yung plano na pinlano ni Sarai, na magkaanak through Hagar, yung servant nila. So,
Si Ivan. Tapos talon tayo sa verse 4. He slept with Hagar and she conceived. And when she knew he was pregnant, she began to despise her mistress. Ayun. So, ayun ang Juan. Nagselos na. Pina-epekto. Mm-hmm. Oh, baka yun po yung, I think yun yung sinasabi ni Pastor Bert na kasi hindi equal yung pagtrato, okay. Siguro, oo, parang ganun. Okay. No, nagselos na si Sarah kasi nga nabuntis na si Hagar. Ang, kaso po, ang nag-despise na una si Hagar eh. Sinabi po ni, ito is sa verse 5, then Sarah said to Abraham, you are responsible for the wrong I'm suffering. I put my slave in your arms. And now that she knows she's pregnant, she despises me. So si Hagar ang may galit kay ano? Kay Sarai. Sarai, no. Yes, but she became arrogant. Naging proud na siya na, oops, butis na ako, ikaw hindi. Sorry ka na lang. Parang ganun lang. Sorry ka na lang. Parang ganun, mamatay na mga anggitera. Oh my God. Perspective yun nung masiyang atay. Perspective yun na nagsisilos. Pero di natin alam ang totoo noon kung sinasabi lang niya yun kay Abraham na yun ang sinasabi ni Hagar sa kanya. But sila lang nakakaalam kaya tanungin natin si Abraham. Yun talaga eh. Yun talaga. Pwede tayong mag-comment pero tanungin na lang natin siya. Kahit anong comment natin eh. Ito kasi nagsisilos na siya. Alam mo kasi ang tao pag nagsisilos eh, sisiraan niya yung isa, di ba? Yeah. Normal yun eh. Hmm. Sisiraan niya yun. Kung ano-ano lang yung sasabihin niya na ganito, hindi na ako nirespeto or ganun din sa trabaho natin, ganun eh. Pag nasisilos yung ano, sasabihin eh, arrogante yan si ano eh. Palibasa eh, naging ganito, ganyan eh, magsalita. Parang sino parang akala mo kung sino. Ganun yeah, pero... Hindi natin totoo. Hindi natin alam kung totoo yung sinabi niya o talagang nagsisilos lang talaga siya. Oh. Or talagang mayabang na si Hagar. Oh, pwede rin yun. Yeah, pwede. Malalaman natin yan sa susunod na verse. Dahil sa verse 4, ano, kung babasahin natin, nung nalaman niyang nagdadalang tao na siya, she began to despise her mistress. So kasi nagliligin na nga ako, 'di ba? Ganun pag nagbuntis minsan, mainit ang ulo, naglilihi. Oo. Naranasan ko 'yan. Ano 'yung mga kay Conrad? Masungit daw kay Conrad eh. Naglilihihan niya si Sarah. Totoo. Di ba minsan may mga dating gusto mo ngayon ayaw mo na. Dati totoo. Una kong buntis, pag nakakita ako ng tinapay, sukang-suka talaga ako. Pag nakita ko pa lang, sukang-suka na ako. Tapos si Rave naman, kain ng tinapay ko sa puso niya. Tapos ako na, lumayo ka kasi sukang-suka na nga ako dyan sa tinapay. Pag nakita ko pa lang, sukang-suka na ako. Yung gano'n. Pwede rin. Diba? Kasi hormonal, ang hormones ng babae, talagang fluctuating yan pag buntis. Oo, pag nagbuntis, kaya makita mo pa lang yung isang bagay, sukang-suka. Progesterone. Ang hormone. diba? Pwede rin. Magandang ano din yan. Scientific explanation. Right, Tita Girl? Pwede rin. pwede rin kasi nagyabang siya kay Sarah eh. Sinasabi niya, ikaw tagal-tagal mo nang nag-asawa niya. No? Wala kayong anak. Hanggang ngayon. Eh kami, kailan lang nagkaroon na kami ng anak, mas blessed pa kami. Parang ganun ba? No? Tama. So, alam mo, malalaman natin sa mga susunod na verses yan eh. Tama. May sagot din dyan. Pero sige. Talon tayo sa verse 5, ano? Verse 5. Sige. Sabi, then Sarai said to Abraham, you are responsible for the wrong I am suffering. I put my servant in your arms and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me. So, masasabi natin sa naging attitude ni Sarai kay Abraham.
parang binigay niya lahat ng blame kay ano. Oo, siya namang nagbigay. Tapos ngayon sabihin mo, kasalanan mo yan. Sabi niya, kasalanan mo yan. Kung bata ko nagbisa. Diba, sabi niya, you know, you are responsible for the wrong I am suffering. Parang finger pointing. Ano? Maalala rin niya si Adam at saka si Eve. Yes po. Matulog ka dito kay Sarah, sabi na sa ay Hagar, sabi naman niya. Siya naman nag-utos. Oo nga. Kasi nga hindi nga sinabi, kaya sinisi niya si Abraham kasi hindi nga sinabi ni Abraham yung totoo, yung kumpletong sinabi ng Panginoon sa kanya. Yung eksakto eh. Ngayon nung siguro nung nabuntis na, sinabi ni Abraham sa kanya na oh, ganito yung sinabi ng Panginoon eh, ito ganyan. Kaya sinabi niya ngayon kay ano, kasalanan mo. 'Di ba? Huli na. Huli. Nasa huli ang pagsisisi. Yeah, kaya ganun ang tanong ko sa inyo, yung first question natin kanina, 'di ba? May ginawa na napilitan lang kayong gawin tapos pinagsisihan niyo sa huli kasi ganyan ang nangyari sa kanila. So nagsisisihan na parang si Adam, 'di ba? Sabi niya kay God, ito kasing babae na binigay niyo sa akin eh. Oo, parang ganun. So another example na naman po yung itong kay Adam sa akin. Ay kay parang, Abraham. Oh, walang gustong mag-take ng responsibility. Yes. Sa mistake na ginawa nila. I know. So, tapos pagdating ng verse 6, sabi naman niya, oh, slave mo naman yan. Pahala ka dyan. Pahala ka dyan. Hindi na siya nakialam. Oo, sabi niya. Sino talaga may kasalanan dito sa dalawa? Yun ang tanong. Slave mo naman yan eh. Do whatever you think is best. Tingnan mo si Abraham. Supply talaga din. Alam niyo, totoo. Siguro nga yung sinabi ni Pastor Ray. Siguro nga maganda kasi si Hagar. Kaya hindi niya kahit siguro pumayag din si ano. Hindi niya naayag. Hindi niya kahit si ano. Hindi niya kaya hindi an. Hindi siya nakahingi. Siguro po hindi ako ano doon kasi si Sarah eh magandang-maganda talaga yan. Kaya kaso matanda na po. Maganda nga matanda naman na. Meron po ang question, ano lang, relevant po, sidetrack lang po, pero ang root nito ay dito sa pinag-uusapan natin. Balik din lang po ako dun sa responsibility, ano. Sometimes we are trying to we wanted to have a responsibility but we don't want to own the ano yung accountability. Accountability ano. Yung sa panahon pong ito, epekto rin po ito eh. May gustong sabihin dito sa pinag-aaralan natin. Sa news, kung natitingnan niyo po ngayon yung nangyayari sa Afghanistan. Yeah. Ito po yung root niyan eh. Pero yung narinig ko kanina patungkol sa sinasabi niyo na responsibility or accountability. Yung presidente natin sabi niya, I am responsible, sabi niya, sa lahat ng mga nangyayari. But, meron po siyang but eh. So, yun ang ano, may question doon. So, it means to say, merong condition yung ano niya, yung pagtanggap niya. So, kapag meron tayong responsibility, kapag merong nangyari, yung you are accountable, dapat talagang yung blame sa'yo. Huwag mong ipasa sa iba. Mm-hmm. Yan po yung sa news kanina, yung sinasabi nila, the president must take the full responsibility and the accountability. Pero kasi yung statement niya sa news kanina, pinapakinggan ko rin, meron siyang but. So dito po ay nakikita ko na very relevant itong pinag-uusapan natin when it comes to responsibility and accountability. Totoo yan, Pastor. Importante talaga. Kahit sa trabaho namin, meron kami tinatawag na accountable manager. That is the regular reporting to the federal. Kahit hindi ikaw ang gumagawa, kahit tauhan mo ang gumagawa, dahil ikaw ang accountable manager,
magre-report sa federal, ikaw ngayon na magre-report, ikaw may kasalanan kasi bakit hindi mo ino-oversee yung buong pangyayari. So medyo mahirap nga yung pag sinasabi natin you are responsible for this, for that. Kung sa umpisa pa lang at hindi natin kaya siguro, sabihin na natin na okay, ito lang yung limit ng responsibility ko. Pag hindi itong buong ano to, at least may guidelines ka. Parang ganun. Kaya katulad nga nito, parang lumalabas eh, parang iniiwasan na niya yung responsibilidad niya as tatay nung head ng family. Parang ganun. Mm-hmm. So yung position, comes with a responsibility. So hindi sila magkahiwalay ba? Whatever position you take, kung may salot na kasama noon under your responsibility, under your authority, you should be responsible for whatever action or decision or ano man yung nag-transpire dahil ikaw yung nasa authority. So parang ganito rin yung kay Abraham, parang siya yung head ng family, di ba? Pero kinuha niya parang sa verse 6 nasa verse 6 sabi niya, do whatever you think best. Parang binigay niya yung ano. Binigay niya na yung parang binitawan niya na. Parang mm-hmm. ganun, binitawan niya na. He did not involve himself mm-hmm. in the problem. Exactly, tita. So nakita niya dito siguro mali siya eh, naano niya eh. Na-realize niya mali pala ako dito. Kailan maganap ako ng masisisi. Parang ayun na yung fun. Para ma-avoid na lang yung problema, tumalikod sa obligasyon. Ayun ang naging decision niya. So, ayun yung sa akin. Ewan ko lang sa iba. Yeah. Ayun lang. Yung pagdating sa chapter 6, ayun na. Then Sarai mistreated Hagar. Yun lang masakit doon. Kaya binigyan niya ng authority na si ano, yung full authority, kahit na dapat fully responsible si Abraham dahil siya yung head of the household. Eh, itong si Sarai, inano na niya, ministreat na niya si ano, si Hagar. Makakalungkot na. Yeah. Ika nga nila, thrown under the bus. Pinabayaan na, hinayaan na, pinakwil, parang ganon. So, yun ang, parang masasabi nating kamalian na decision ni Abraham bilang head baling. So, takbo tayo sa verse 7. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur. anong nakikita niyo rito, Juan? Relevant sa ating pagbulay-bulay. Pinalaya siguro siya. Pinalaya siya. Pero anong nangyari nung pinalaya siya? Eh, umalis. Umalis po si Hagar. Kasi ang sabi dito, Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. So si, mm-hmm. I mean, para sa akin po, hindi ko rin masisisi si Hagar kung bakit siya umalis. Mm-hmm. Pero yun, nagugunti siya, tapos minimistreat siya. Eh di sobrang stressful po kay Hagar. So, umalis na lang po siya. Kaya, pinuntahan siya ng anghel. Ayan, o. Okay. So, may isa akong gustong i-drive dito, no? The angel of the Lord found her. Ibig sabihin,
sa case natin, hindi tayo nawawala sa radar ni Lord. Especially tayo pang believer. Ano si Hagar, hindi siya during that time, iba yung Diyos nila, di ba? Sa Egypt. Iba yung mga Diyos nila. Samantalang itong si Abraham, because of that, kilala niya si Lord. Kilala siya ni Lord same time. Parang ganon. Pero, sa nangyaring ito, hindi siya, si Hagar, hindi siya pinabayaan. Pinabayaan. So, ang sabi rito, the angel of the Lord, nagpadala ng angel si Lord para i-comfort at parang i-save siya, no? Ayun ang pan ko, ang take ko dito, verse 6. Kasi yung anak ni Hagar, kay Abram din yun. Verse 7 pala na. Diba? Eh, yung anak ni Hagar kay Abram din yun, so dugo ni Abram din yun. Isa yun sa mga anak niya na lalabas as magdadala ng kanyang pangalan. Opo, although hindi siya yung promised na, ano, na anak, pero may dugo pa rin ni ano, ni Abram. Eh kung pinadala, okay. Ito ang tanong ko. The angel of the Lord found Hagar. Mm-hmm. Eh bakit tinanong ni nung angel, Hagar slave of Sarai, where have you come from and where are you going? Bakit yun ang tanong sa kanya? Malaman ko sa ano din si Hagar. Kung alin po, kung alin po? Kung ano gagawin ni Hagar. Okay. Kasi, aha. Ang pinakamukha niyan. Is either i-abort niya yung bata, yung baby, o pati siya mag-suicide. Kasi disyerto yun, di ba? Share ko lang sa inyo itong yung lugar na ano bang probably pronounce to? Sure. Itong south of Palestine and east of Egypt, no? So parang south and east, parang magkagano, parang east. Parang angle siya, hindi yung east and west. So hindi opposite, parang pagano'n. So siguro kasi tinatanong kung saan pupunta, either pupunta ba siya ng Palestine o pupunta ba siya ng Egypt. Kasi taga-Egypt siya eh, di ba? Si Hagar. Hagar. So, siguro, tanong lang ng angel yon, saan ba pupunta? Sa south or sa east? Parang gano'n. So, sa Palestine or sa Egypt? Okay, ang take ko rito, no? So, yung angel, kinausap niya si Hagar kung saan siya pupunta just to start a conversation, mapuha yung loob. Para magkaroon ng discussion. Notice niyo, nagkaroon na sila ng pag-uusap na sinabi ni Sarai, ani Hagar na, I'm running away from my mistress. So, hindi lingit to sa kalaman, sa palagay ko, hindi lingit to sa kalaman ng angel na pinadala ng Lord. Posibleng, may instruction ng Lord sa kanya, sa angel, na puntahan mo itong babaeng ito. Ganito ang gagawin mo. So, ito yung nangyari. Pinuntahan niya, kinausap niya, saan ka pupunta, saan ka nang galing ka, saan ka pupunta. Tapos, ang instruction. Sa verse 8, ano, sumagot si Hagar, I am running away from my mistress. Pero ito yung instruction. Kung pupunta tayo sa verse 9, go back to your mistress and submit to her. So, ang kuha natin ngayon, sa verse 9 na to, anong take ninyo sa verse 9?
Okay, naalala niyo po ba sa Genesis? Balik tayo kay Adam and Eve ulit sa Garden of Eden. Nung kinain na nila yung fruit, di ba? Di ba nung nasa Garden of Eden sila, lagi silang magkasama ni God tsaka ni Adam, naglalakad sila, ganyan-ganyan. Nung nagkasala na, ang tanong ni God kay Adam, where are you? Diba? Nung nagkasala na si Adam. Hindi naman sa hindi alam ng Diyos kung nasan si Adam. It's just that dahil sa kasalanan, hindi niya una makita si Adam dahil sa kasalanan. Pangalawa, ang sabi po sa atin ni Pastor Jeff, kung maalala niyo, gusto kasing ilabas ng Diyos kay Adam yung humingi siya ng tawad, magsisi siya. Parang gano'n. Yung kumbaga parang kay Adam lalabas yung ano, yung pagsisisi, kumbaga. So parang siguro ang take ko dito is ganun din yung ano, yung angel. Na hindi naman sa hindi niya alam kung saan pupunta si Hagar, pero gusto lang kumbaga parang kailangan marinig ni Hagar mismo sa bibig niya lalabas. You know, yung dahilan o kaya yung pagsisisi o kaya yung parang ganun. So, I don't know kung yung po ba ay same din ang take nyo. Or Pastor Bert, baka meron kayo sa mga commentaries na ano. Sa akin po, kahit na sa ano lang, sa verse na ito, magkikita natin. Pero bago po ako magsasalita dito sa verse 7, babalikan ko po yung 6. Okay. Dito sinasabi niya, then Sarai mistreated Hagar. No? So parang bumabawi dito si Sarai, you know? Kasi una si Hagar nung nabuntis siya, parang mini-mistreat niya si Sarai, di ba? Now, ngayon makikita natin dito, Sarai mistreated Hagar, no? Kaya siguro lumayas si Hagar dito sa verse 7, ito yung ano dito kasunod eh. So dito siguro makikita natin yung character, no? Makikita natin dito yung ano ba yung character ni Sarai. No? If Sarai and Abram represent the church, what must be our attitude towards those who are, kasi si Hagar, unbeliever, di ba? He's a slave from Egypt. Iba yung sinabi nga ni Pastor Rabe, ang kanilang Diyos ay hindi tunay na Diyos. Diyos-Diyosan, ano? Idols, yeah. Yeah, so dito makikita natin yung ano bang klaseng karakter ang makikita natin. Kung si Abraham at si Sarai, they represent the church. So dito sa verse 7 naman, ang masasabi ko, makikita natin dito yung grace ng Panginoon kay Hagar, no? As an unbeliever, still the grace of God can reach out to the unbeliever, kagaya ni Hagar. No? Sabi kasi dito, saan ka ba galing? Sabi niya. Di ba kasama niya si Abraham at si Sarai? No? Kumbaga yung kaligtasan ay nasa kanya na, o yung blessing na binigay ng Panginoon kay Abraham at kay Sarai ay nasa kanila na. Sabi niya dito, kumbaga bakit ka pa lumalayo? Saan ka ba pupunta? Parang sabi ni Pastor Rebe, parang Egypt yun, ano? Egypt represent sin. Parang babalik siya sa kasalanan niya o babalik sa kanyang mga forefathers na mga sinasambay Diyos-Diyosan. Idolaters. So makikita ko rito, parang yung grace ng Panginoon ay kumikilos na dito, makikita natin. No? Sa verse nito. Yun lang po yung take ko dito. That's why take it away. Take it away, Pastor Bong. Okay. Yung iba po, baka po yung iba, meron ding mga ano, mga take dito sa ano. Ano po ang mga comments ninyo? Meron pa po bang iba? Going one, going five. So, Tita.
Itong sa verse 6 din, in addition, tama yung sinabi ni Pastor. sa palagay ko, galit na galit si Sarai sa sarili niya at sa kasasawa niya. Tapos yung galit niya, hinampas niya doon sa kay Hagar. Sobrang-sobra. Talagang abuse. Expressing her anger against herself and her husband. Nawalan na sila ng love. And nakalimutan na rin nila ang Diyos. Yeah. Yeah. Pwedeng na, tama po yun, naibuhos nila yung ano nila. Yung galit nila sa isa't isa, naibuhos nila kay Hagar. Naibuhos nila kay Hagar. Oo. So masisisi ba natin si Hagar? Masisisi ba natin siya bakit siya lumayas dun sa bahay ni na-convict ako dun, ha, nung sinabi ni Pastor Bert. Kasi sila yung representative na church, eh. Tapos sila yung nag-mistreat ng slave. Parang ganun. So, parang it's ano sa atin na mga Christian or mga tao sa church na especially mag-iingat tayo sa mga unbelievers pa. Yung mga baby Christians, mga unbelievers, ganyan. The way that we treat them. It's a good wake-up call sa atin. Na we shouldn't be na parang si Sarai at saka si Abram. Okay. Okay, so paano na tayo sa verse 9. Then the angel of the Lord told her, go back to your mistress and submit to her. So, anong take ninyo rito sa verse 9? Go back to your mistress and submit to her. Idugtog na rin natin itong 10. Kasi may pangako pala dito. So I will so increase your descendants so that they will be too numerous to count. So in verse 10. So any comments? How about sina Tita Amy, sina Tita Kepot po, si Tita May, ayan, meron po ba kayong comment? Ayan, kina Lourdes, kina Adam, kina Tita Marianne, meron po ba kayong mga comment about verses 9 and 10? Brother James. Para ang hirap naman kay Hagar na bumalik kasi ministry na siya ni Sarah, eh. Pero parang instruction siya ng angel na bumalik siya sa pangako naman na dadami pa yung lahi nila. Parang gano'n na. Pag-iisa na lang yung maging consequences nung pagbalik niya. Kahit nagalit nga si Sarah. Parang gano'n. Hindi kasi sa situation ni Hagar, pregnant siya. Pag umuwi sa kanila ng pregnant, babatulin lang siya doon ng tao. So, mas safe siya kung babalik siya kila Abraham. Yung clause na sabi, submit to her, siguro ang ibig sabihin doon, magpakumbaba ka, you play your role as helper in the house, na huwag ka maghari-hari, parang ganon siguro. Make your ways pleasant and acceptable to your mistress. Parang ganon siguro. Submit to her, eh. Yeah. I agree, Tita. Pinabalik siya kasi buntis siya, tapos kung mag-isa ka sa disyerto, baka mapatay ka doon. So kaya pinabalik siya para mas safe siya doon sa lugar ni Abraham. At saka anak din naman ni Abraham yung baby. Kaya siguro pinabalik siya. Kasi may promise na dadami din sila ngayon. Kung mag-isa siya sa disyerto, mamatay siya. Hindi ma-fulfill yung promise.
Oh. So may kwan ito, no? May kolektibo. Actually, ito yung kiniklaim ng mga ano eh, ng mga Muslim na sila nga yung ano, promise. Sila yung promise son si Ismail. Mm. Pero ito yung kwan, ano, go back to your mistress, pero may hindi lang siya babalik, pero may kasunod yun eh, submit, di ba? Yeah, magpakabait ka. Oh, yes. Dahil una kasi, parang inalipun na niya si Sarai. Kaya, yeah. Naging proud siya, parang dinespise niya si Sarai. So, nag-react yung isa, hanggang sa pinalaya siya. Ngayon, sinabihan siya ng angel, bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba. Tapos, ang promise sa kanya, I will increase your descendant. Parang yung promise kay Abraham na there are too numerous to count. So, talon tayo sa verse 11. At 11 and 12. The angel of the Lord also said to her, you are now with child and you will have a son. You shall name him Ishmael, for the Lord has heard of your misery. He will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone, and everyone's hand against him, and he will live in hostility toward all his brothers. Okay. Oh, any takes ako neto sa dalawang verses na ito? Wild donkey. Ako si ano, si Pastor Bert. Bakit wild donkey? Kasi ito na yung ano, konektado na sa current events natin ngayon eh. Gaya na sinabi ni Pastor Bert kanina, di ba? When you hear the news, ito na, may connection na. Baka po mas ma-explain ng maigi ni Pastor Bert. Ayan. Ako kasi hindi ko masyado ma-explain ng mga ano, yung maganda eh. May mga descendants na to. Ayan. Yun po yung sinasabi ni Sister Girlie na yung mga Muslim, ano? Actually, mga Arabs na ito yung lahi. Kasi kung titingnan nyo dito, yung naka-highlight dito, it will become a wild donkey, sabi niya. Or ano ba yun? Wild donkey of a man. His hand will be against everyone and everyone's hands against him. And he will live in hostility toward all his brothers. Siya ay magiging ano talaga na parang bad boy siya. Kumbaga, magiging ano siya, Taliban o ISIS siya or ano. Or the way, yun nga, yung mga kapatid nating mga Muslim, masasabi natin, no? Yeah. Abraham, na ito ang ano nila, they treated the, especially the woman, ano? They are as if they are not existing. Ito yung magiging ano niya, yung magiging anak ni Hagar, which is not really the promised one, no? Yung the seed. Yung seed talaga kay Isaac yun eh, di ba? Lalabas kay Isaac yung ang ating Panginoon. So dito makikita natin ang lumabas dito ay si Ismael, no? Ang lumabas talaga sa pangako kay Sarah, anong pangalan? Isaac, yeah, 'yun. Doon talaga lalabas si yung Isaac. Ano, yung pinangako ng Panginoon, no? They were the chosen one. Pero dito, si Hagar, yung anak niya, ay kahit na ama nila si Abraham, they recognize Abraham as their father. And yet, sa lineage nila, wala yung pangako. No? Kaya yung bansang Israel ngayon, or the things that are happening right now in Middle East, o kasama na yung Afghanistan, Iran, Pakistan, no? Yung mga bansang yan ay nagkakaroon talaga ng kaguluhan dahil dito, no? Yung pangako, sila yung
inaako nila na sila yung pinili. They are the one who has the right to stay in Jerusalem, stay in Israel. Bakit daw sila nasa labas? Bakit yung mga Udyo, sila yung nasa Israel? Ito yung pinangawakan ng mga Udyo na yung pangako ay na kay Isaac talaga, hindi kay Ismael, no? Sa mga Arabo o sa mga Muslim. Kaya it is relevant today, yung mga nakikita nating kaguluhan ngayon. Actually, yung isang news sa news na I don't know if you are watching it, sabi nila they hindi nila nakita kung bakit yung mga Taliban o yung mga ISIS napakatindi nila. It is not because of economy or anything else. Sabi nung isang in-interview nila, because of their religion, because of their belief, no, yung belief nila na sila yung they are the heir o yung sila yung tagapagmana sa bansa, yeah, sa bansang Israel, no, hindi lang yung mga Udyo, sila yung talagang pinili kasi tatay din nila si Abraham eh. Kaya nagkakagulo diyan yung hindi nakikita ng mga politician kung bakit antindi ng mga Taliban, because of their belief, no, na yung kanilang paniniwala sa kanilang reliyon. Ang hindi naniniwala sa kanilang belief, they call them infidel. Kapag hindi ka Muslim, you are infidel. Kaya pinapatay nila. Ganun sila katindi, no? Kaya napagulo. Kaya sabi nila, you cannot trust them. Kahit na maganda yung sinasabi ng mga Taliban, ito yung pangako dito, talaga magkikita mo. Palaaway sila at inaaway sila ng lahat ng bansa. Yung Europe, yung mga allies natin ng Amerika, they are all against the Taliban, no? Yung mga taong ito na lahi ni Ismael, no? Ang Germany, ang England, ang Australia, lahat ng mga allies natin, they are against these people. Yeah. Okay. Ang pinangahawakan po nila kasi si, kumbaga parang si Ismael kasi ang panganay. Yes. So siya dapat ang may birthright, 'di ba? Yeah. So, kumbaga, sa ngayon, okay, current events, ang daming taong nagugulat sa mga nangyayari ngayon sa Afghanistan, ganyan-ganyan. Pero hindi kasi alam ng maraming tao na nakasulat na 'yan. Doon pa sa Genesis pa lang, winarningan na sila. Winarningan na tayo na, you know. So yung parang sinabi ni Pastor Bert, everyone's hand is against him. So lahat talaga may galit sa kanila. Alam mo 'yun? So nakasulat na po 'yan. Kaya wag po tayo magugulat sa mga kung ano 'yung nangyayari sa current events natin. Kumbaga, yeah, sinasabi doon, he will live in hostility. Yes, so ayan. Yung mga ginagawa nila, yung mga ide, ano, yung mag-ano sila ng suicide bomb, ilalagay sa katawan nila, no? Kahit na mamatay sila kasi yung belief nila eh. Actually, yung pinag-aawayan dito, religion, kung titingnan mo, hindi economy eh. Yung belief nila na kapag namatay sila, na through, because of Allah, they will go straight to heaven. At na ano pa yung mga promise sa kanila, magkakaroon sila ng maraming ano doon, girls or ano? Yes, 10 virgins daw po ang maghihintay sa kanila. Yeah. Ganon. Kaya matindi sila eh. Yun ang ano nila. Ano talaga sila? Kaya... Fanatic yeah. Sila. Uh-oh. Pero can you imagine ano? Nasa Old Testament ito eh. Alam din nila 'tong mga verse na 'to eh. Dapat, 'di ba? Warning na binibigay na ng Panginoon dito sa kanila. Mm-hmm. Dahil alam na nila dapat ito, they have to change their way of doing it, you know? Alam mo ba yung oy, ganito pala kami, hindi pala maganda yung dapat baguhin namin yung ginagawa, di ba? Parang gano'n. Unless po, kasi di po ba ang Bible nila is Quran? Quran ba yung tawag? Quran. Unless po, nag-isip ko, baka hindi isinulat ito dun sa ano nila. Or hindi, I don't know. Baka hindi kasi nila alam, I don't know. Baka hindi tinuturo or baka tinwist nila yung ano. Yung mga nakasulat dun sa Old Testament. Pero, Pastora,
ang makikita natin dito, kaya bakit pinababalik si Hagar sa kanyang mistress and to humble himself? Kasi it represent na yung ano, yung grace ng Panginoon. Yes. And I believe the Taliban o ISIS o anuman tawag sa kanila, yun ang prayer natin, no? As we study this lesson, yung sa mga news ngayon, ang prayer natin, yung inihingi ng Panginoon sa kanya, the angel of the Lord. Actually, the angel of the Lord is God himself. Sabi niya, bumalik ka doon. Yeah. Para yung grace ko ay ma-encounter mo. No? So dito, yung mga Taliban o yung pamilya ni Ismael o yung lahi niya, ang kung titingnan mo, ang nanay nila ay sinasabi, Hagar, you go back where you came from. Balik ka kay Abraham, kay Sarai. Kasi nandun yung grace, nandun yung salvation eh. Si Kristiano na. So dito makikita natin, pinagpe-pray natin, yung mga Taliban, sana huwag tayong maglagay ng galit sa kanila, kundi yung grace ng Panginoon ay maranasan nila. No? Yung mga Afghan, makikita nyo yung mga bata, kawawa talaga. Yung mga nag-aaral ng mga bata, kagaya ni kaedad ni Gian, ni Iba, ni Ersa, no? Nakita ko nag-aaral sila, mga Afghan 'yan, mga Taliban actually, mga Afghan din 'yan eh, kaya lang mga ano lang extremist. Hardcore sila. Yeah, hardcore. So pag-pray natin, sila ay makaranas ng kaligtasan ng Panginoon, yung grace ng Panginoon. Amen. Ito yung ipag-pray natin kahit na sa ngayon na nawi-witness natin yung sabi nga ni Pastor Rabe na matagal ng panahon, pero makikita natin sa news ngayon, this yung pinag-aaralan natin, buhay ito. Kung makikita natin, nararanasan natin. Kaya tayo, kahit nawala tayo sa Afghanistan, ang magagawa natin bilang church, no, as Sarai or Abraham bilang church, ipag-pray natin sila na bumalik sila. Maganda po. Thank you. Thank you po, Pastor Bert, for that one. Kasi talagang, ano eh, lalo na sa prayer list natin, that we're praying for you know, the countries, for the world. Totoo, kailangan medyo i-fine-tune pa natin yung prayer natin dun sa Middle East. Kasi syempre, ang pinagpa-pray natin, sana matapos na yung gulo. Sana matapos na yung gulo. You know, yung parang ganun. Pero ito pala yung prayer natin sa kanila, dapat pala naka-in-tune dito sa ano, dito sa mga nangyayari, yung nakasulat sa Word of God. So, maraming salamat po, Pastor Bert, sa pagpapaalala about, you know, how to pray for them. Kasi yun po yung topic natin nung prayer gathering, di ba? Yung confidence natin in prayer. So, ayun po. Yeah, I'll edit yung ano natin, yung prayer list natin for them. Maganda po yung sinabi nyo na huwag tayong magalit. You know, kung baga ipag-pray natin yung ano, na maranasan nila yung grasya ng Panginoon. So, ayun. Nakaka-bless po. Salamat po. Salamat. At bukod doon, marami rin tayong mga kapatiran na mga Afghan Christians na nabasa ko lang ng isang araw na sila yung tinutulungan ngayon ng a private organization na mailayo sa Afghanistan dahil sila ngayon ang pinupuntirya ng mga Taliban dahil nga infidel sila. So, target sila for execution. So let's just keep on praying para sa safety ng mga Christians doon. At the same time, yung mga Taliban na ito, na makilala nila ang Diyos, na mabago yung kanilang isipan, mabura yung kanilang galit sa kapwa nila. You want your blanket? Afghanistan. Okay, Afghan pala. You want the blanket, ate? Okay. So, takbo tayo sa Juan, verse 13 and 13-14. He gave his name to the Lord who spoke to her. You are the God who sees me. Where's the other one? Or she said, I have now seen the one who sees me. And verse 14,
That's why the well was called Beer Lahai Roy. Up your feet. It is still there between Kadesh and Bered. So, ito nga yung antay ko rito. Ang concern ng Diyos sa bawat isa, kahit na outside na ng hindi believer, kundi mga idolaters, and nagre-reach out pa rin si Lord sa kanila. So, at the same token, tulad na nabanggit ni Pastor Norbert kanina, na porque Muslim sila, na we should be concerned about them too, about their salvation. Na dapat pag-pray din natin sila na makilala ang Panginoon. So, ano naman ang take ng iba tungkol dito sa verse 13 and 14? May comment pa kayo. It is near the Lord who spoke to her. You heard the God who sees me. I have not seen the one who sees me. The one. Why the woman was called? That is why the well was called Beer Lahal. Roar is still there between Kadesh and Bered. Bitin ba? Parang Lord ang nagsasalita kay Hagar, di ba? Oo. Tapos sabi niya, nakikita pa rin pala ko ng Diyos. So, the Lord sees me. You are the God who sees me. That's why he named the Beer Lahai Roy. So, parang nagkaroon siya ng ano sa Lord. Nagkaroon siya ng connection. Ng connection. So, naging believer na po ba si Hagar? Nagkaroon na ng encounter. Yes. Uh-oh. Naging believer po ba si Hagar? Answered prayer. So, ibig sabihin, may pag-asa ka. Amen, amen. Yes, kahit yung mga Taliban. Yes. Yeah, from Taliban to Christian. Diba? Yes. Sino pa po? Yeah. Pero kailangan ba ng anghel pa? Kailangan ba anghel ang pumunta sa kanila? Para maniwala sila. Kasi minsan po yung 'di ba kung tayo po even in dreams. Kahit na po sa panaginip 'di ba minsan the Lord is speaking to us 'di ba pag minsan kahit po palagi po nating ako po pinapa-pray ko po yung hindi ko maabot yung hindi ako makapagbahagi sa iba makapag siya kasi malayo sila. Sabi ko Lord even in dreams talk to them or speak to them. Kasi para makilala kanila para tumanggap sila sa iyo yung mga kasi hindi mo sila maabot. Or sometimes stubborn sila. So siguro pag napanaginipan nila ang Panginoon or pag nagsalita sila, mag nagsalita ang Panginoon sa kanila, yung bang maano sila, yung they will believe na there is God talaga. Yeah, and I believe na isang kapatid natin na alam natin si Brother Besad, di ba? Si Ita Marian, ang asawa niya. Alam natin na siya'y taga-Iran and we know their religion is Islam. Pero walang imposible sa Panginoon. Yes. No? Naborn again siya. I agree. Yes, wala pong imposible doon. Even in dreams. So dito po ay makikita natin, no? Pastora, kung madadagdag po, Pastor Bong, dito ay makikita natin na parang tayo po, when we have encounter with the Lord, no? In our rock bottom, kapag nandun na tayo sa pinaka yung pinaka down na tayo, no? Yes. Dito makikita natin si Hagar, talagang down na down. Can you imagine, buntis siya, nasa ilang,
mag-isa lang siya, no? And she's planning really to go back. And yet, when the Lord encountered her, no? There's a change, no? Nagbago yung ano atmosphere or environment niya. O siya mismo, nagbago ang kanyang pananaw sa buhay, no? And yun nga, nabanggit, sino ba yung nagbanggit sa salita dito na na the Lord is taking care of us kahit na hindi pa tayo mananampalataya noon eh, ang Panginoon ay binabantayan na tayo, no? Para makikita natin sa buhay ni Hagar, no? And when we encounter the Lord, no, bumalik tayo ang Panginoon na ang ating sinundan. So dito makikita natin na Hagar encountered the grace of God and she came back, di ba? Sa final verse makikita natin 'yon. Praise the Lord. So, yeah, totoo 'yun, Pastor eh, kasi sa minsan sa buhay natin kahit ako noon, di pa ako Kristiyano eh. May mga bagay na kahit yung mga bagay na hindi mo alam kung bakit nangyayari yon, marirealize mo lang ngayon nung Kristiyano ka na dahil pala sa Panginoon, kahit nagkamali ka, binabantayan ka niya. Kahit hindi ka pa Kristiyano, binabantayan ka niya, kahit noob pa. Amen. Kaya nung naging Kristiyano ako noon, talagang umiiyak ako, Pastor. Sabi ko, sa isip-isip ko, wow. At tagal-tagal ko na sa mundo eh, hindi ko alam na akala ko dahil lang sa akin eh nangyayari yung mga bagay. Yung para dahil sa Panginoon binabantayan tayo, nalalayan tayo. And yes, because God said that His grace, His mercy is upon both the righteous and the wicked. Yeah. Oo. Yeah. Agree pa. Agree, Tita. So everybody is given a chance, Tita. Yeah. To have an encounter with the Lord, just like Hagar. So, kung nangyari yun kay Hagar, mangyayari, at nangyari din sa atin, mangyayari din yun sa iba. Yeah. So, God is good. Amen. Talaga, yun ang bottom line eh, no? God is so good. And faithful. Yeah. Faithful. Yeah. So, takbo na tayo sa verse 15 and 16. Okay, yun, no? So Hagar bore Abraham a son, and Abraham gave the name Ishmael to the son she had born. Abraham was 86 years old when Hagar bore him Ishmael. So, that's the conclusion ng sa verse sa chapter 16. Nang anak na si Hagar, at pinangalanan niyang Ishmael. So, kung ano yung description kanina, na, ano ba yung donkey of a man. So, ayun na yung simula. Ayun na nga yung mga tao sa Middle East. Muslim. So, any further comments sa 15 and 16? Well, maganda po ito. May revelation po ito. Yung donkey, sinasabi po dito na wild ass, na yung donkey pong yun, wala pang sumakay sa kanya, kaya very wild siya. Mm-hmm. But I believe when the Lord get inside Jerusalem, ano po yung ginamit niya? Donkey. Donkey, yeah. Gusto sabihin, this donkey will be tame one day. Gagamitin siya ng Panginoon. Amen. Kaya alam ko, kapag yung mga Muslim, ang mga na-born again, they will be used by God mightily. Amen. Amen. Marami na rin po akong nakikita sa Facebook na mga kwento-kwento ng mga Muslim na naging Kristiyano. So yung iba nga po doon, sa dreams po, parang yung sinabi ni Sister LV na nagpapakilala ang Panginoon sa kanila. So, nothing is impossible. So, ayun. Ako, napakaganda yung topic natin ngayon. Alam niyo, Pastor Atin, po. Ang hirap talaga i-convince sa katotohanan, ang hirap-hirap i-convince ang
ang Muslim sa Christianity. And sometimes, papatayin ka pa nila. But there's nothing impossible with God. Yeah. Meron lang po akong idadagdag siguro dito kasi I myself, I'm a witness. Nung pumunta po ako ng Africa, it is God ordained, no? Nung pong naisang tribu ako doon, kasi bawal po yung mag-preach eh. Can you imagine nakaupo po ako doon sa isang bahay na yung mga clay na napaka-mababa. Nung nagpapahinga po ako doon, may biglang pumasok na mga kabataan. Ang tanong nila sa akin ay, can you tell us about the true story of Isa al-Masih? Nga sabi nila eh, tinatanong sa akin, pwede mo bang ikwento yung totoong buhay na nangyari kay Jesus Christ? Jesus Christ is Isa al-Masih. Alam po ninyo, Muslim po yun ha. He is not allowed to preach. Pero dumating yung mga kabataan na yun. No one knows me in that place. Pero pinuntahan nila ako ang tinanong sa akin, sino ba si Isa al-Masih? Sino ba si Jesus Christ? Alam po ninyo, kahit na ayaw kong magsalita, napilitan ako. But I believe even this Muslim people, no, yung pinuntahan ko sa Africa, sa Burkina Faso, ay nakakilala sila sa Panginoon kahit papaano. I believe the Lord speak to them. Kasi sabi ng Panginoon, ang salita mo ay hindi babalik na walang kabuluhan. Yes. And after that, alam po nyo anong nangyari? After yung mga youth na yon lumabas, yung pumasok naman eh, yung puro matatanda. Ang question nila, the same question. Can you tell us about the true story of Isa al-Masih? Alam po ninyo, well, kaya po yung prayer natin sa mga Taliban o sa mga Afghan o yung mga Muslim. Alam ko na dinidinig ng Panginoon. I believe the Lord will save all these people. Amen. Sa ipag-pray din po natin yung mga missionaries. Yeah. Yes. Dahil sila po yung nakakapunta sa mga lugar na hindi natin kayang puntahan. Yeah. Opo, mahirap din yung trabaho nila. Yes, yes. Risky. Yes, talagang buhay nila ang nakasalalay. Yes. Mga. So, ang trust nila na kay Lord lang talaga. Kasi po, nung pumunta ako doon, sabi nung po nung pastor ko, sabi niya, Norbert, sabi niya, kapag bumalik ka, sabi niya, na nakaupo sa replano, bonus mo na lang, sabi niya. Kaya alam niyo po na mahirap talaga na kung pag ikaw ay misyonero sa mga Muslim countries, talagang blessed ka kapag nakauwi ka pang buhay. So yan po yung pag-pray natin sa mga misyonero na nag-witness. Really yeah. That's true. Wow. Okay. Yeah, ma-share ko lang ano. Kasi si Faith yung mga victory leaders nila sa Victory sa Los Baños. Sinasabi nila, yun daw mga missionaries nila sa Afghanistan. Sinabihan na raw sila, just pray for us kasi we are ready to die. Kasi hinahunting na sila ng mga Taliban. So, yeah. Kumbaga parang ano eh. Yung mga missionaries natin, parang yung mga suicide bombers ng mga Taliban eh. They're ready to die for what they believe in. So, sabi nga nila, they're ready to die. Talagang hinahanting sila. Oo, grabe. Nakakawa ko. Ay, nako. So, ayun. So, yung current events natin, konektado dito sa Genesis. So, ang dami po nating natutunan. Oh, ano na lang natin since 9:56 na po. Meron po ba tayong mga takeaways? Ayan, takeaways. Sa sobrang dami, ano po? Dami nating natutunan. Yes, kasi po tandaan nyo, next week tatanungin namin kayo ng summary nito. So, ano po ang ating natutunan? Yes. Para po next week may masasabi tayo para din naman sa mga hindi naka-attend today. So ayan, para may maikwento tayo kay Pastor Jeff, o di ba? So ano yung mga natutunan natin today? Siguro ako yung sa mga bagong kasal na hindi magkaanak, di ba yung iba sa atin, mga hindi magkaanak pumupunta sa inyo, yung nagsasayaw.
Sa Ubando. Sa Ubando. Sa Ubando. Sa Ubando. Ano? Ano? Yung sa mga bagong kasal na hindi nagkakaanak, na gusto nang magkaanak na hindi magkaanak. Siguro, maghintay lang sila. Kasi iba dyan, after 10 years, bago na bubuntis ang babae, ganyan, di ba? Maghintay lang sila, huwag nila ipamigay asawa nila. Ganun ba? Okay. Oo, nako. Matuto tayo kay Abram tsaka kay Sarah, pinamimigay yung asawa sa iba. Oh, diba? Eh, di girantihan din ni Sarah eh. Oh, pag nagkamali, nagsisihan. Oo. Ikaw ay nagpadalos-dalos, ano? Yeah. Pag po tayo padalos-dalos sa desisyon natin, mas maigi kung hindi ka sigurado, pag-pipray mo muna sa Panginoon. Tsaka yung communication po, di ba? Yung kapag may revelation pala dun sa asawa, tapos hindi niya na-explain ng maigi dun sa asawa niya, kaya nagkakamali or you know. Yeah. So, maganda wala kayong sikreto sa isa't isa kasi one na nga in flesh eh. Mag-asawa eh. Parang gano'n. Kung ano yung alam nung isa, dapat alam din nung isa. Si-share lahat. Amen. At saka yung dito sa pangyayarin ito, si Sarah nagkamali siya pero like pinatawad, kumbaga pinatawad din naman siya kasi later on nabuntis siya, pero they have to yung consequences ng pagkakamali nandiyan. Yeah. So ano, we have to face kung nagkamali tayo, although papatawarin tayo ng Panginoon, pero we have to face the consequences. Mm-hmm. So yun ang naging consequences yung si Ishmael. Yeah. Na naging, imbis na smooth sana yung magiging buhay, eh dahil dun sa pagkakamali niya, merong magulo. Mm-hmm. So, diba? At nararanasan natin until now. Yeah. So yun nga lang. So hindi ibig sabihin na kung nagkamali tayo, patawarin tayo ng Diyos, hindi na tayo magsasuffer ng consequences. We still have to face the consequences na sa mga nagawa nating mali. Amen. Right. Okay. Any takeaway po? Ayan, sina Yung sa akin naman na pastoratin, ano? Opo. Sa akin yung sa observation ko, huwag natin pangunahan ang Diyos. Yes. Yes. Yung pangako ng Diyos, na pinangako niya na sa atin yun. Uh-huh. So, tutuparin niya. Tutuparin niya. Hindi through our effort, kundi through His grace sa atin. That's right. And yan ang una. Pangalawa, whatever decision we make, dapat ipag-train natin, ipag-train natin sa Panginoon. First, pray diligently and be patient. Ano? Tapos, pangatlo, porque unbeliever yung mga tao, hindi ibig sabihin eh, wala silang chance, tulad ni Hagar, na ang pagmamahal na lang ng Diyos ay gano'n na lang, na pinuntahan siya, kinaungkot siya, at dinala siya kay sa amo niya. So concerned siya sa well-being ng bawat isa. Kailangan makinig at sumunod. Amen. Praise the Lord. Ito po po. Take away. Na Amy, kayo po ba ay may take away? Take away ko dito yung post sa submission. Kasi si Hagar, di ba, lumayas nga siya. So, ang nakita ko dito, nakaan siya ng angel, nabihan siya na umutika din sa amin. So, sa atin, sa presence natin, kailangan din matuto tayong mag-submit sa mga leaders natin, sa authorities, submission to God, to all His kung anong natin. Sa akin,
Tapos si Hagar, nag-submit din siya dun sa sinadok ng Panginoon to the angel. Ako po. Okay, si Malaya. Si Malaya naman. Okay. Take away. Ako po ay mag-mute lang ng mga tao dahil meron po tayong background. Wait lang. Let me mute yung mga... Ay! Wait. Ayan. Okay. Ayun. Si Malaya po, si Malaya. Malaya. Si Malaya. Si Malaya po. Okay, take away. Ano po, yung sa akin po, yung katulad po ng ginawa ng Panginoon kay Hagar, hindi po siya nag-give up. Ganun din po tayo, huwag tayong never give up po sa mga pinagpa-pray natin or sa mga kapatid natin or na hindi pa ligtas. Huwag tayo mag-give up. The Lord will answer our prayers. Amen. Amen. Siguro po yun yung takeaway namin kasi hindi po nag-give up si Sister Elby sa akin. Kaya... well, yun po. Na God is truly indeed na mapagmahalang Panginoon. Sabi nga ni Professor kanina na the grace of God is even the wicked, sabi nga, ay mararanasan nila. The righteous and the wicked experience the goodness the of the Lord, the grace of God. So yan po na kahit na hindi natin sila kalahi o kahit na hindi sila mananampalataya, kagaya ng mga Taliban, no? Walang pagkakaiba po yan kay Pablo, no? Kahit na meron siyang Diyos, pero mali yung Diyos niya. Kaya pinapatay niya yung mga Kristiyano noon. Siguro si Pablo yung unang Taliban, kung titingnan mo eh. Pero siya ay hinabol ng biyaya ng Panginoon. And God loves him so much. Kaya ginamit siya ng Panginoon. Kaya alam ko po, gagamitin ng Panginoon yung mga Taliban. They will witness for His glory. Amen. 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 Tama-tama po pala. Yung goodness of God po ang kakantahin natin sa Sunday. Diba? Yung goodness of God, you know, ang nakasulat doon, ano eh, your goodness is running after me. Kumbaga, parang kay Hagar, ang humabol sa kanya, ang Diyos eh. Yeah. So, totoo po, like, huwag po natin kalilimutan na napakabuti talaga ng Diyos. So, lahat po talaga, I mean like, sa mga taong mabubuti, sa mga taong masasama, yun nga po yung sinabi ni Tita Fe kanina, the sun shines on both the wicked and the righteous. It rains on both, you know? Yung paghinga natin, yung air, we have air, you know, both sa righteous people and sa wicked people. So, ganun, naisip ko tuloy yung half and half na naman eh. Okay. Alam mo yun? So, yeah, so napakabuti talaga ng Diyos. So, huwag natin kakalimutan. Amen. Si ano po, si Tita Meryl po, si Tita May, Tita Lenlen, baka po meron po kayong mga takeaways. Ayan. Are you good now? Yes po. Ang takeaway ko, is, kasi si Lord, meron siyang power para gawin lahat. Kung pinangako niya kay Adam, tsaka kay Sarai, magkakaanak sila. Itinitingnan ng Diyos kung gawin nila. Itinitingnan ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. Kung patient ba tayo sa niya o abang na dapat. Kahit ganun pa man, lahat under control ni Lord, lahat ang nangyayari sa buhay natin. Everything happened for God. So, hindi magkaanak. Si Abraham at saka si yung bakit hindi, pero hinayaan niyang magkaroon dahil meron siyang purpose para kay Ismael. So ang nangyari noon, si Ismael ang naging nag-start sa Muslim, ang nag-start dito kay si Isaac.
sa Jewish na ano, I mean to say, lahat ng ano kailangan merong talagang merong inilagay ang Diyos na para dito, yung iba-ibang believing na relihiyon para malaman ng bawat isa kung gaano kahalaga ang Diyos sa puso nila. Gusto makita ng Diyos, gusto niyang makita yung faith na bawat isa. Kung sino talaga yung naniniwala sa kanya at nananalig sa kanya. Dahil lahat naniniwala na may Diyos eh. Kaya lang iba-iba lang talaga yung paniniwala nila. That's it. Pero ganun pa man, kung lahat eh, magiging Jewish, wala nang mag-aaway-aaway, magiging boring ang mundo. Yung parang ganun ba? So I think everything is God's under control niya talaga lahat. Kahit na mabuti, may sa pasaway, merong masunurin. At least kahit papano, may susuway at susuway pa rin. Pero hinahayaan ng Diyos lahat yun. Dahil tinitingnan niya, hindi yung kung ano yung ginawa mo, kundi yung quality ng puso mo. Yung quality ng puso natin na pananampalataya natin sa Kanya. So hulit-huli ganun pa din. So I always believe on that, na hinayaan ng Diyos lahat ang mangyayari kasi alam niya lahat. Siya lang nakakaalam ng lahat ng buhay natin beyond. Amen. He's amen. In control. Amen. Totoo. Kasi amen. Even si Judas may papel sa ano sa buhay natin. 'Di ba kung hindi ginawa ni Judas yung yung pagtatraidor niya kay Jesus Christ, then yes, lahat. Kumbaga, nagigets ko po yung sinasabi nyo, tita. Yeah, magandang lahat talaga. Talagang sa una pa lang, may Andres de Sayana, si Adam, si Abraham. May reason lahat yun. Na, joke lang. Okay. may purpose lahat ng tao. Lahat mas tayo may purpose. Hindi. Yeah. Meron tayong gift, meron tayong talent, meron tayong role, and everything we need to find it out and give it and surrender it to the Lord. Amen. Amen. How about po si ano si Tita Lenlen? Ayan. Kung meron po kayong take away, o kaya si Tita May, o kaya si Nadordes. Ayan. Meron po ba kayong mga takeaway? Nakamute si Len. Sir Lenlen, nakamute kayo. Nakamute si Sister Lenlen sa salita. Okay. Pangapin na yan. Ayun, okay po. Narinig na po namin kayo. Okay. Be responsible in everything you do. Kasi kung naging responsable lang si Abraham, hindi magkakago yun. Yun. Responsibility tsaka accountability. Tama. Yes. Ang dami nating mga natutunan. Praise the Lord. Amen. So, meron pa po ba bago tayo mag-close in prayer? Sabi ko, this chapter is very rich. Yeah. Ay, hindi mo akalain. Kasi noon, basa lang tayo. Ah, okay, ganito nangyari. Pero yung pala, it's full of yung history niya, yung goodness ng Diyos. Ay, nako. Lessons for us. Yeah, life lessons. Yeah, praise the Lord. Kaya napakaganda po na talaga pinag-aaralan natin ang Biblia. Hindi lang yung babasahin mo para masabi mong nabasa mo. Talagang maganda yung iniisa-isa yung verse. Kasi tinan nyo, iba-iba yung mga yung mga comments natin, yung mga ideas natin, mga ganon. So, praise the Lord. Nakakatuwa po. Pag kumilos po talaga ang Holy Spirit, nako, napakaganda. Pero bottom line, itatanong natin kay kay Ebra, pagdating natin doon. Ebra? Sino yung Ebra? Kay Abraham po. Tanong natin sa kanya kung bakit ganun. Bakit tunuran siya kay Saray, gano'n? Oo, ganda kasi na Saray. Pero isang idea. Like dito,
dito kasi si Abraham parang is the father of the all nations, parang iba, father of many. Parang dito, parang in-highlight dito yung kasala, yung mali niya. In-highlight dito para makita natin na kahit kumbaga kung sa time natin hero siya, pinapakita na may palpak siya kasi no one is righteous. Amen. Pinapakita dito. Kasi kung titingnan mo dun sa mga Muslim people, they really look up to Abraham, even the Jewish Abraham. Dito, hin-highlight yung mali niya para makita natin na no one is perfect, no one is righteous. Diba? Sinabi dito sa New Testament na there is none righteous, no, not one, diba? So dito, kaya hin-highlight yung mali niya para baka minsan maano natin na, oh, ang galing-galing talaga ni Abraham. Siya ang pinanggalingan ng Savior. But, ano, huwag natin kalimutan na only God, only Jesus is perfect. So, ganun. Kaya hin-highlight. Ayun. Amen. Alright. So, okay na po ba tayo? Okay na po ba tayo for tonight? Tayo po ba ay nabusog na? Yes. Yung kindergarten natin. Yung kindergarten natin, naghihintay na ng picture. Hi, Elsa. O, diba? Okay. So, kung... Naantok na si Elsa. Naku, gising na gising pa yan hanggang mamaya. Lakpa ka ng mata eh. Ayan. Okay. So maraming salamat po. And we're about to, ano na, to close our Bible study for tonight. Hopefully nga na, you know, punong-puno ng insight at saka ng ano, yung mga mga natutunan natin is, you know, ma-share din natin sa iba. So praise the Lord. And if you can close us in prayer po, Pastor Bert. Po ay magpasalamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon na tayo makapag-aral ng kanyang mga salita at maranasan ng kanyang biyaya kahit na alam natin na sa mga ibang bansa ay mayroon po mga kaguluhan. Tayo po ay pinagpala na tayo po ay sa ating lugar ay tayo po ay secured, tahimik, no? But we must remember as well, no? Sa ating panalangin, even in your private prayer, devotion, alalahanin po yung mga bata, yung mga matanda sa Afghanistan, no? Hindi lang po sa Afghanistan, lahat ng bansa ngayon talagang nagkakaroon ng kaguluhan, no? Yung mga kapigatian. So let's pray. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat na kahit sa gitna ng kaguluhan ngayon, Panginoon, ay nararanasan ka pa namin, no, Diyos, ang iyong kapayapaan at ng iyong mayamang biyaya, lalong-lalo na ang iyong dakilang pag-ibig. Natunay, O Diyos, na walang matuwid ni isa man sa amin, Panginoon. Kaya ganun na lang ang iyong dakilang pag-ibig na pinadala mo ang iyong bugtong na anak. Lord, salamat po at kayo'y aming nakilala na tunay, O Diyos, na ang iyong pag-ibig hanggang sa ngayon, Panginoon, sa panahon nito, ito'y aming nararanasan. O salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob niya sa amin. At dalangin din namin, Panginoon, hindi po namin na kakalimutan sa gabing ito, Panginoon, na ang iyong mga anak din, Panginoon, kay Ismael, mga Arab, mga Muslim, Panginoon, sila rin, Panginoon, ikaw ay namatay din sa kanila, Panginoon. So we remember them also, Father God, in our prayer. Even as we go to sleep tonight, Lord, we just want to lift them up to you. Yung kaguluhan doon, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, yung mga bata, mga musmos na walang kaalam-alam, Panginoon, sila po ay naiipit sa kaguluhan at nagiging biktima sila, O Diyos. Dalain po namin sa gabing ito, Panginoon, na sa aming mga nararanasan na pagpapala dito, nawa, O Diyos, kahit na konti lang, Panginoon, dalain po namin, maranasan nila yung kaginawan, yung kapayapaan sa kanilang mga puso, kahit na mayroong kaguluhan sa kanilang bansa sa oras na ito, Panginoon.
Lord, let your peace, O God. You know that there's nothing impossible. Kagaya ng ginawa mo, Panginoon, sa buhay ni Abraham, ni Sarai, ni Hagar. Panginoon, alam namin na magagawa niyo ito. You are the angel of the Lord. Kayo po ang Diyos na aabot sa kanila, Panginoon, upang maranasan din nila yung naranasan namin, Panginoon, yung inyong biyaya. Kaya salamat po, Diyos. Pagpalain mo nga ang bawat isa sa gabing ito at nawa patuloy kami ay manatiling tapat sa inyo, Panginoon. Continue to trust in you, have faith in you, Panginoon. Kahit na alam namin na mahirap, kahit na maghintay kami ng maraming taon, kagaya ni Abraham, Panginoon, nakita namin yung pagkakamali. At alam namin wala pong tama. No one is righteous, sabi nga. No one is perfect. It is only you, Father God. So Lord, may we learn, O God, sa mga kwento na aming nabasa, Panginoon, na totoo at sa aming mga buhay na aming nararanasan. May we learn from our mistake, Lord God. And we believe we gain wisdom through all this, O God, na aming nakikita at nararanasan. Salamat po, dakilang Diyos. At nawa patuloy nga na kami magtiwala sa inyo, O Diyos, na kayo ang Diyos na nagmahal, kayo ang Diyos na nagpapatawad sa aming mga pagkakataon at tumanggap sa amin. Kaya salamat po sa gabing ito. Muli, Panginoon, ayahan mo nga ang iyong kapayapaan, ang iyong pag-ibig, O Diyos, ay siyang aming patuloy na maranasan. Sa inyo ang pagdakila at papuri sa lahat ng ginawa niyo sa gabing ito. Pagpalain mo nga ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming hiling at dalangin. Ang Diyos ni Abraham, ni Sarai, ni Hagar, si Yeso Cristo na aming tagapagligtas, ito ang aming dalangin. Amen and amen. 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 Thank you. Maraming maraming.